Korea, matatagpuan sa silangang Asia at Tangway na nakadikit sa hilagang silangang China. Ang kasaysayan ng Korea ay nagsimula sa malaalamat na buhay ni Dangun o Tangun, sinasabing anak ng Diyos ng Kalangitan na prinsipe ng Wangun. Si Dangun ay pinaniniwalaang nagtatag ng lumang kaharian ng Joseon o Gojoseon. Ito ang unang kaharian ng Korea na nagmula noong 2333 BCE. Si Dangun ang kinikilalang ama ng Korea. Gojoseon, ang lumang Joseon, isa sa hiwa-hiwalay na estado ng Korea na lumitaw sa panahon ng Bronze Era mula noong 3000 BCE hanggang 300 BCE. Ito ang masasabing pinakamalakas na estado sa hiwa-hiwalay na kaharian. Ito ay tinatag ni Dangun mula sa isang maliit na estado hanggang ito ay naging ganap na isang kaharian. Sinalakay ng Han Dynasty ng China ang Gojoseon noong 109 BCE. Dahil dito ay natalo at nasakop ng Han Dynasty ang Gojoseon. Dahil napasailalim ng China ang Gojoseon o Korea, ay naglagay ito ng apat na komandari. Ang komandari, ito yung teritoryo na pinamumunuan ng mga komandante. Pinamamahalaan ng mga komandante ng China ang Korea mula noong 108 BCE hanggang 313 AD na natili sa ilalim ng Han Dynasty ang hilagang teritoryo ng Korea noong 330 CE maliban sa timog na bahagi ng Korea. Nanatiling malaya ang timog na bahagi ng Korea mula sa pamumuno ng China at mula sa timog na bahagi ng Korea ay lumitaw pa unti-unti ang malaalamat na tatlong kaharian ng Korea at dito nagsimula ang panahon ng Goguryeo, Silla at Baekje at panahon ng tatlong kaharian. Noong 57 BC, binubuo ng tatlong kaharian ng Korea, ang Goguryeo, Silla at Baekje. Nagsimula ang pagsulong ng tatlong kaharian noong pagtatapos ng pamumuno ng Han Dynasty ng China. Goguryeo, isa sa tatlong kaharian ng sinaunang Korea. Ito ay nasa bandang hilaga ng Korea sa lugar malapit sa Manchuria. Ito ay tinatag ni Haring Jumong at kilala din sa pangalang Kim Dong-yong. Isang dating prinsipe ng Buyu, ginawa niyang kabisera ang siyudad ng Holbon. Baekje, isa sa lumang kaharian. Ito ay matatagpuan sa timog kanluran ng Korea. Isa sa tatlong kaharian kabilang ang Goguryeo at Silla. Ang Baekje ay tinatag ni Onjo, ang ikatlong anak ng tagapagtatag ng Goguryeo na si Jumong at Sosyono. Silla, isa sa tatlong kaharian na umiral noong 57 BCE hanggang 935 CE. Ito rin ang pinakamahabang na panatiling dinastiya sa kasaysayan ng Asia. May kanyang-kanyang alitan ng tatlong kaharian na nauwi sa mga digmaan. Isama mo pa dito ang pagkakaroon ng interes ng China sa kaharian ng Goguryeo. Pilit sinakop ng China ang Goguryeo ngunit dalawang beses silang nabigo dahil sa tibay ng sandatang lakas at galing ng estratehiyang militar ng Goguryeo. Alam ng dinastiya Tang ng China na may hihirapan silang sakupin ng Goguryeo kaya nakipag-alyansa sila sa Silla Kingdom at una nilang sinakop ang Baekje noong 660 CE. Matapos nito ay sinunod nila ang Goguryeo noong 668 CE. Dahil sa pagkakabagsak ng Baekje at Goguryeo at binigay ng Tang Dynasty ang pamamahala sa dalawang kaharian sa Silla Kingdom, ang mga kaganapang ito ay nagsanhi ng unang pagiging isang kingdom o kaharian ng Korea na tinawag na Unified Silla at dito na rin nagtapos ang kasaysayan ng tatlong kaharian. Simula noong matapos ang henerasyon ng pamumuno ng tatlong kaharian, ang Korea ay naging isang bansa lamang na may isang kultura at wika. Noong 1894 hanggang 1895 ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Qing Dynasty ng China at Empire of Japan. Ito ay tinawag na First Sino-Japanese War. Pinaglalabanan nila ang karapatan at kung sino ang dapat mamahala sa bansang Korea. Sa mga labanan na naganap sa pagitan ng China at Japan, naging sunod-sunod ang pagkapanalo ng Hapon sa mga labanan. Dahil dito noong February 1895,
ay sumuko at humiling ng pakikipagpayapaan ang China sa bansang Japan. Kaya noong 1910 ay formal nang hinayag ng bansang Japan na ang Korea ay kabilang na sa mga lupaing nasasakop ng bansang Japan. Ngunit noong matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig ay natalo ang bansang Japan. Malaki ang karapatan ng Allied Forces na pangasiwaan ang mga bansang nasasakop ng Japan. Kabilang dito ang bansang Korea at maging ang Pilipinas. Dahil sila ang nagpasuko sa bansang Japan, sila ang karapat dapat mangasiwa dito. Dito ay tinutulungan ng Estados Unidos na makapagtatag ng bagong pamahalaan at gobyerno ang Pilipinas at bansang Japan. Kaya di nila masyadong prioridad ang pangangasiwa sa Korea batay dito. Ngunit kabaliktaran dito ang Soviet Union dahil sabik na sabik sila pangasiwaan ang bansang Korea. Ngunit kung matatandaan base sa kasaysayan, noong August 6, 1945, nagpabagsak ng atomic bomb ang Estados Unidos sa Hiroshima, Japan. Dalawang araw matapos noon ay saka lamang nang himasok at nagdeklara ng digmaan ang Soviet Union. Dito ay sinakop nila ang Manchuria at nagpadala ng sundalo sa hilagang bahagi ng Korea. Dahil sa nababahala ang Estados Unidos na baka sakupin ng Soviet Union ang Korea, ay nagpadala ang Amerika ng dalawang batang opisyal na sina Dean Ross at Charles Bonestell III para magtakda ng hangganan sa nasasakupan ng Korea. Gamit ang mapa ng National Geographic ay hinati nila ang Korean Peninsula gamit ang 38 parallel. Ang 38 parallel ay guhit sa gitna ng globo. Ito ang guhit na may sukat na 38 degree pahilaga sa may Ecuador ng daigdig. Dahil kung pagmamasdan at pag-aaralan nga naman ay magiging pantay nga naman ang pagkakahati ng Korea. At sa ganitong paraan ay siguradong mapupunta ang pinakamalaking syudad at capital ng Korea na Seoul sa bahagi ng pangangasiwaan ng Amerika. Pinagtibay ng General Order No. 1 ang hatiang naganap. Dito ay nakasaad na lahat na nasa ilalim at sakop ng Japan ay pangangasiwaan ng Estados Unidos. Noong August 14, 1895 ay pinasok ng Soviet Union ang hilagang bahagi ng Korea at August 24, 1895 ang Red Army at sandatang lakas ng Soviet Union ay nakapasok na sa Pyongyang. Ang mga sundalong Hapon na nasa hilagang bahagi ng Korea ay sumuko sa Union Soviet. Ang mga sundalong Hapon na nasa timog na bahagi ng Korea ay sumuko naman sa Amerika. Agad na nagsaayos at pumili ng kandidato ang mga partido politikal ng South Korea para sa bubuuin ng bagong gobyerno at pamahalaan nito. Ang dapat na mangyayari ay ang Estados Unidos at USSR ang dapat na magsasaayos ng pambansang eleksyon upang maging ganap na isang bansa ang buong Korea noong 1948. Ngunit ang problema ay may kanya-kanya silang adikain at hindi nila pinagkakatiwalaan ang bawat isa. Ang gusto kasi ng Estados Unidos ay gawing demokratik ang Korea. Pero ang Union Soviet ay gustong gawing komunista ang Korea. May mga nagsasabi na ang pagkakahati mula sa 38 parallel ng Korea ay makakababa sa ekonomiya ng buong Korea at mahihirapan ito na bumangon. Dahil nasa hilaga ang malaking industriya, lalo na yung pinagkukunang yaman para sa enerhiya at nasa timog naman ang agrikultura. Sa ganitong suliranin, ang bawat panig ay kailangan puna ng pagkukulang upang makabangon. Hindi nila pwedeng asahan ng bawat isa dahil sa pagkakaiba ng sistema politikal at paniniwala ng mga ito. Isang anti-communist leader na si Simang Rhee ang inatasan ng US na pamunuan ng Korea. Noong 1948 ay naging ganap na isang bansa ang South Korea at si Simang Rhee ang unang naging pangulo nito. Samantala sa North Korea ay inatasan ng Union Soviet na mamuno dito ay si Kim Il-sung. Noong September 1948, tinawag siyang The Great Leader. Si Kim Il-sung ang lolo ng kasalukuyang pinuno ngayon ng North Korea na si Kim Jong-un. Dahil sa magkaibang paniniwala at sistema politikal, isama mo pa dito ang pagnanais ng North Korea at South Korea na pag-isain ng bansang Korea, ay magdudulot ito ng isang malaking digmaan na kasasangkutan ng mga bansang kanilang kapanalig. Ang pagkakahati ng Korea ay nagdulot ng malaking suliranin sa pagitan ng North at South Korea. Ang dalawang panig ay parehong naniniwala na ang pagkakahati ay panandalian lang. Ngunit ang pag-isain ng dalawang bansa na may magkasalungat na sistema politikal ay mukhang napakahirap. Idagdag mo pa dito ang mga pinuno ng dalawang bansa
Sino nga ba naman sa kanila ang nanaisin na bumaba sa pwesto at magpasakop sa bansa ng iba ang sistema politikal? Siyempre wala. Ang pagkakaiba ng paniniwala at sistema politikal ng dalawang bansa ang dahilan ng hindi nila pagkakasundo, pero hindi maaalis ang pareho nilang hangarin na muling pag-isahin ang kanilang bansa na Korea sa kani-kanilang pamamaraan. Kaya ito ay nagdulot ng digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Simula noong 1949 ay lagi nagkakaroon ng komosyon sa pagitan ng dalawang bansa at lagi nagkakaroon ng matinding tensyon sa kanilang border. Di nagtagal ay lalo itong lumala nang buong pwersang sinakop ng North Korea ang South Korea dahil sa matinding hangarin ni Kim Il-sung na pag-isain ng North at South Korea sa ilalim ng komunismo, at noong 1950 ay nagsimula ang Korean War. Dahil sa pwersang pagsakop ng North Korea ay halos magtagumpay na sila dahil halos 90% na bahagi ng South Korea ay nakuha na. Dahil ang Estados Unidos ang malapit na kalyado ng South Korea, ay nanghimasok ito upang tumulong at sumuporta sa South Korea dahil dito ay unti-unting nabawi ng South Korea ang mga lugar na nasakop ng North Korea. Bilang ganti, dahil sa pananakop ng North Korea sa South Korea, ay ninais pasukin ng US at South Korea ang North Korea. Ngunit nagbanta ang China, nasasali sila sa digmaan kung itutuloy ng US ang planong pagsakop nito sa North Korea. Kaya noong pinasok ng US ang North Korea, ay agad na nagpadala ng suporta militar ang China para tulungan ang North Korea. Dahil dito ay napaatras ang puwersa militar ng US. Noong 1951 ay napagdesisyonan ng North Korea at South Korea na pansamantalang magtigil putukan at inayos nila ang kani-kanilang border upang madaling madepensahan ng bawat panig ang kani-kanilang bansa. At noong 1953 ay tuluyang nang nagtigil putukan ng North at South Korea na pinagtibay ng Korean Armistice Agreement noong July 27, 1953. Ito ay may layuning itigil ang anumang labanan habang wala pang kasunduang pangkapayapaan. Alam nyo ba ang pagitan o border na naghihiwalay sa North at South Korea ay tinatawag na Korea Demilitarized Zone. Ito ay may lapad na 4 na kilometro at haba na 250 kilometer. At ang border na ito ay isa sa pinakadelikado at pinakatensyonadong border sa mundo. Sinasabing ang mabilis ang paghahati ng dalawang batang opisyal ay nagdulot ng matinding digmaan mula noong June 1950 hanggang July 1953 at kumitil ng halos 3 milyong katao para lamang pag-isayin ng mga bansang nagkahiwalay.